Anthony Taberna, halos ibunyag na ang totoong papel ng dating Comelec Rueno Ganson sa buhay ni President-elect Bongbong Marcos. Katunying, nagpasalamat pa kay Rueno Ganson. Pero bago natin umpisa ng topic, mga kapatid, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para mas updated po kayo sa bago kong video. Hindi kakailan simula ang magretiro si Rueno Ganson ng Comelec bilang commissioner para laring makawala na aso ng tahol kay Bongbong Marcos. Wika ng ilan, parang sabog na sabog lagi si Ganson, kaya lakas ng amats pag bumanat kay BBM. Sa kabilang dako, mga kapatid, si Ganson biglang trending sa larangan ng TikTok diumano isang Trojan horse, kung baga siya ang magdadala ng laro si BBM na para manalo. Gusto lang nating batiin ito pong si dating Comelec commissioner at attorney Rowena Ganson. Nako, alam niyo naman si commissioner Rowena Ganson matindi to, parang di ba sabi natin, parang pag nakatuntong sa entablado to, parang sinasaliban . Pero mukhang nasanay na rin tayo, no? Hanip kung laitin ito si BBM, hindi lang below the belt . Ewan ko ba kung saan galing yun, ano? Kung saan galing yung mga tirada niya na yun. Siguro meron silang parang masamang pinagdaanan ni BBM, ano? Walang humpay na banat . Pero alam nyo ba, mga kaibigan, lalo na yung mga nasa 31 million na bumoto kay BBM, sa BBM Sara tandem, palagay ko dapat magpasalamat kayo kay Juan . Dapat kayo magpasalamat dito kay commissioner . Bakit kanyo? Ang dami nagalit kay Nanay Lenny dahil kay commissioner. Marami nga nag-iisip, hindi kaya ka talagang pumasok ko lang sa grupo ni Nanay Lenny, itong si Commissioner Ganson. Magkasama sila sa entablado at nila, kung makapala ito, talagang titira na. Hindi ako bangag. Hindi kami bangag. Yung mga ganun niya, nako, tuwan-tuwa na may mga tao. Hindi niya alam yung mga dati undecided o kaya dati makananay Lenin na turn off dun sa grupo nila dahil sa mga tiradang ganun, ano, mga kaibigan. Kaya salamat po kay Commissioner. Salamat po kay Commissioner Ganson. Dapat naamoy na dati pa yun . Naamoy na nung grupo ni Nanay Lenin . Kung ako lang ha. Kung ako ang tatanungin niyo, dapat magaling silang mangamoy. Ano, is he a Trojan horse? Ayan. Pero anyway, yun naman yung mga teorya lang na mahilig sa nobela. No? Ako, naniniwala ako na bagamat may mga larawan dati, si Commissioner Ganson kasama si Amy Marcos, na masaya sila, si Senator Amy Marcos, at si dating First Lady Imelda Marcos, tingin ko naman talagang makananay Lenny siya. At yung kanyang party list na 3PWD yata ang tawag, pasok! Kaya magiging kongresista to . May papakita lang ako sa inyo, mga kaibigan. May papakita lang ako sa inyo. Eto po. Nakita niyo po ba yung picture na yan, mga kaibigan? Nakita niyo? Saga, ililitan ko. Nakita niyo po yung picture na yan? Ito po ay isang okasyon, parang endorsement na ng coalition para maging Speaker of the House. Yung congressman ng Leyte, si House Majority Leader Martin Romualdez, mukhang hands down, magiging
House Speaker. Mismo si dating Pangulong Gloria Arroyo ay nagpahayag na na susuportahan nila si Congressman Romualdez. E kanina, merong event, di ba, kung nanalong kongresista si si Sandro. Ayan, nakita yung Sandro. Nilapitan pa niya itong si Commissioner Guanzon. Ngayon, incoming Representative Guanzon, mga kaibigan. At yung forma na yun, parang nagpapasalamat eh. Dahil siguro, maraming salamat po sa panlalait niyo sa tatay ko. Maraming salamat po sa panlalait niyo sa tatay ko dahil lalong na-solidify ang mga BBM supporter. Parang ganun ang dating, ano? Nakita niyo po yung picture na yan, mga kaibigan. Seriously, makikita mo kung anong klaseng bata itong si si Sandro eh, no? Mabait talaga. Nakita ko na itong bata na ito eh. Nakita ko na ng personal at napakagalang na bata. Considering, di ba? Merong kumukulog dito. Bukang ayaw maniwala sa sinasabi ko na mabait si si Commissioner Guanzon. Nakita niyo yung kanayan, yung forma na yan. Parang salamat po. Parang kahit na sinaktan niyo ang damdamin ng van, hindi naman sumagot yung mga Marcos sa kanya eh. Wala siya sinagot. Hindi nag-fire back itong pamilya Marcos sa katakot-takot na panlalait. Meron pang sinama pa niya yung mga pare eh, yung nakangiwi, di ba? Tapos yun nga, yung bangag-bangag, tatawagin niya, magnanakaw, kung ano-ano, etc. Masakit po yun, pero tinan niyo yung batang kwan, Sandro. Doon makikita ko sino may breeding. Yun. Sandali lang. Meron pa isang picture yan. Hanapin ko. Itingnan ko lang po. Meron pa isang picture yan. Dalawa yan. Ito. Alam niyo naman ako eh. Natuto na rin ako sa mga ganito eh. Ito. Ito isang picture. Lumapit pa siya, mga kaibigan, no? Nakakatawa. Ito. Lumapit pa. Kita nyo? Lumapit pa at kumamay pa. Ayan, mga kaibigan. Kaya yung mga nakapaligid, nakangiti eh. Nakangiti rin, no? Kita nyo? Talagang ayos tong bata na to. Ayos ka, bata. Si Commissioner Guanzon naman, sana naman ay, kumbaga, alam, marami nang nasaktan doon eh. Pero sabi ko nga, thank you. Thank you, Commissioner. Kay Commissioner Guanzon, kaibigan. Ayun ako. Nakita niyo po ba yung latest kanina? Hindi ko mabasa yung mga message, yung mga messages niya, mga kaibigan. Ubod ng dami itong mga nagko-comment na to. Napanood niyo po ba o nakita niyo po ba kanina sa Facebook yung kwan na to, itong post na to, grabe itong post na to. Ito po. Nakita nyo? Jacob, Philippines will have mass hiring soon. We will be clear to hire proven Pinklawans only. No to enablers. Hashtag Angat Buhay NGO. Ano kaya yun? Ano kaya itong ginawa niya na to? Mga proven Pinklawans lang. Pero ako, hindi pa ako naniniwala dito. Ayoko maniwala eh. Na gagawin na isang doktor, dati pang na madre itong Carmelite nan ito pong ganitong bagay. Pero alam nyo, kaya po naniwala tayong may ganito sapagkat ang first of all, kung totoo po ito napakasama po niyan na parang i-discriminate mo yung mga bumoto kay BBM Sara. Yung daw mga Pinklawan lang. Ewan ko, yung termino pa lang kasi
pinklawan eh, parang hindi na totoo yun eh. Tinatawag ba nilang pinklawan yung kanilang sarili? Ha? O yun ang punto ko. Tinatawag ba nilang pinklawan yung kanilang sarili? Hindi naman na eh. Diba? Ayaw nga nila sabihing dilawan sila eh. Kaya ako may duda ako dito sa kumalat na post na to eh. Kaya itong si Nia Isabel Andrian, ako ha, ayokong sabihin na ginawa niya to. Pero kaya lang po natin to dinidiscuss kasi kumalat po ito. Kumalat po ito ng todo-todo. Kaya nga po ang Jacob Philippines po, mga kaibigan, ay naglabas po ng isang statement, mga kaibigan, ano? Ito, papakita ko po sa inyo. Ang Jacob Philippines, oh, nagbigay po ng clarificatory statement. Ito, mga kaibigan, papakita ko po sa inyo. Maasenso si Tunying, eh. Marunong nang mag-screen sharing, eh. Ito po. From Jayco Donuts and Coffee Philippines. Sabi po nila, any job hiring posts not shared via our official social media pages is not in any way associated with Jayco Philippines and are considered false. Let us fight misinformation together. Ayan, mga kaibigan. So, naglabas po sila ng ganitong patalastas to the public. Jayco Philippines prides itself of an inclusive and diverse group. It has come to our attention that certain job hiring posts are being shared online. Such posts and the individuals posting and sharing them are not in any way associated with Jayco Philippines and are considered false. We encourage everyone to check sources to fight misinformation. Uulitin ko po, binibigyan natin ng pagkakataon itong unang nagpost kung bakit ba niya ginawa yon, kung totoo man. Pero ako po, at the onset, nagdududa po ako kung gagawin niya yun bilang isang true-blooded pink, kakampink, ano? Eh, ginagamit ba nila yung terminong pinklawan? Tinatawag ba nila ang kanilang sarili na pinklawan? So, somehow, meron po akong pagdududa doon. But be that as it may, sabi nga po ng mga Inglesero, napakapangit po na may ganun pong mga pinapalaganap na balita. So, fake news po yan, ha, mga kaibigan. Fake news po yan. Alam nyo, kilala ko personally yung mga may-ari ng Jayco. Mga maayos na tao po yung mga yan. At alam nyo naman, ang Jayco, hindi lang dito sa Pilipinas, eh, pati dito sa, well, sa iba-ibang panig ng bansa. Halimbawa, sa Indonesia, meron po yan, at siyempre sa Singapore. So, kung po yun, kaya lang natin to diniscuss. Again, hindi po para illegitimize yung isang post na yon, kundi para po bigyan daan yung announcement ng official announcement ng Jayco Donut Philippines. Okay? At least, klaro po tayo dyan. Muli po, nagpapasalamat po tayo kay Commissioner Rowena Guanzon dahil sa kanyang ginawa ay maraming nabusit sa kanila. Bigyan natin ng chance ha, yung mga bagong mamumuno sa atin. Bigyan po natin ng chance. Ako, natuwa ako dito sa statement na to eh, mga kaibigan. Of course, bago ko na sabihin to, naalala niyo yung may apila po itong si VP, Presumptive Vice President Sara Duterte sa mga supporters na ang kanyang mga supporters daw po, ng mga bumoto sa unit team, ay tayo na ang magpakumbaba at lumapit sa mga kabilang grupo. Wala namang masama doon. Ang tinatawag po yan na magnanimity in victory. Magnanimity in victory. Tama po naman yun. Ganun po yung inaasahan ko eh. Yung pong mga ganung statement sana yung aasahan ko kay Nanay Lenny eh. Pero masyado yata akong umasa eh. Ito po naman ang
Ito, isa na lang po sa mga panghuling paksa natin ngayong gabi. May statement po no isang araw, si Ginoong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Sabi niya, judge me not by my ancestors, but by my actions. Husgahan niyo ako, hindi sa aking mga ninuno, kundi sa aking mga aksyon. Kumbaga, hintayin po natin. Huwag tayong, wala eh, kung nakasimento na sa utak niyo na masama itong taon to, hindi pa nga, wala pa nga itong ginagawa, minumura niyo na eh. Wala pang ginagawa. Eto, natatawa ako dun sa mga kasama ko sa mainstream media, laking istorya. Tinanong daw nila, yung mga taga-Rappler, tinanong daw sa Rappler si Attorney Vic Rodriguez sa press call, hindi daw sinagot, in-ignore daw yung tanong nila. Alam niyo bang gumawa na isang malaking issue dyan, ang mga media, mainstream media, at sinasabi, if it's any indication, ganito daw ang magiging uri ng pamumuno ni BBM. Pambihira naman kayo, napaka-spoiled. Spoiled na itong mga media men. Hindi lang tayo nasagot. Ano ba yung sagot? May kinalaman po sa pagpunta ni BBM sa Amerika. Pupunta ba sa Amerika si BBM? Meron siyang contempt sa isang usgado doon. Kung ayaw sagutin yung tanong na yun eh. At wala pa namang isasagot sa tanong kasi puro hypothetical yun eh. Is he going to visit the United States? Hypothetical po yun. Alangan namang sa kung bibisita, di hypothetical po yun. Ito yung pangalawa. Yung daw bang Press Freedom Day sa September 21 na siyang martial law anniversary ay babaguhin. Presumptive yun. Presumptuous pala. Presumptuous po yung tanong na yun. Bakit? Hindi pa nga presidente si BBM. Tapos nung hindi sinagot, galit na galit yung mga taga-media. Well, hindi naman lahat ng taga-media. We are making a big issue out of those questions na hindi sinagot. Na ang parehong nagtanong, mga reporter ng Rappler. Sa totoo lang, kung ako nung kala BBM, talagang hindi ko muna sinasasagutin. Mabibilang mo sa daliri. Ewan ko, kung may na-tsempuhan na kayong isang balita na pabor kay Bongbong Marcos sa Rappler eh. Baka ako na may nagkakamali ha. Meron na po ba kayong nakita na balita sa Rappler na pabor kay BBM? Kaya, sagutin niyo po ako, kayo pong mga mahilig din naman sa social media. Meron na po ba kayong natatandaan na isang news item ang Rappler na pinaboran o may papuri o kaya may wag nang pabor, yung balanse na may banat man, may pangsalo naman. Kahit naman siguro tayo mga kaibigan eh, kahit na ayaw nating may kaaway tayong kapitbahay, kapag minsan eh sumasama loob mo sa kapitbahay mo, kung ano-ano sinasabi tungkol sa'yo, pagka kinausap ka, minsan ayaw mo lang kausapit, baka kung ano lang masabi mo eh, di ba? Sabi nga eh, mas maigi pang huwag ka nang magsalita kaysa sa magsalita ka, baka kung ano pa masabi mo. Di po ba mga kaibigan? Tapos kung hindi sila sinagot, ginawang issue, istorya. Istorya. Meron pang human rights, mas may NUJP. Anak ng baka. Ba't ba, hindi ko yata maalala yung ibang mga veteranong journalist na hindi lang nasagutin, nagmamakbo.